If you've seen part 1 of my QC to Lake Mapanuepe video, then you've seen how enticing this place is. This is part 2 of our trip to this place they also call the New Zealand of Zambales. But this is not a travel guide. In fact, this is everything that could go wrong to arrive. Ang madalas na tanong sa akin ay kung ilang oras ang binyahe mula QC hanggang Lake Mapanuepe. The short answer is 5 to 6 hours according sa mapa. But you know how it is when you're excited for a ride, yung mag-uumaga na, gising ka pa. And then you finally fall asleep. And then, boom! It's already 12 noon. One car? Dito sa bus. Oo, 342. 5.2 dito. Tingnan nyo nga at tirik na ang araw nung bumiyahe kami. Umaasa pa rin ako nito na sana ay huwag kaming abutan ng dilim sa daan. Pero for now, magpa-check muna tayo ng gulong at magpadagdag ng hangin. Malambot ba? Sige, padagdag na lang, kuya. Alas dos na ng hapon nung magsimula kaming bumiyahe. At di pa umaabot ang 2 oras ay nagsimula na kaming magutom. Kaya huminto kami pagdating sa Giginto, Bulacan. Nilaga, rice, and fish about ambalaya, and for a total of Chloe's gutom. Inabutan na namin ang traffic sa Malolos, Bulacan at sa Apalit, Pampanga. Apalit! Oo. Hindi ko tayo na-expect. Welcome to Apalit! Mas pinaaligabok! Lo, put ganito. At pagdating naman sa San Fernando, Pampanga, dito kami pinadaan ng mapa. Sa lawak ng mga kalsada niya, dito talaga. Malambot na buhangin ang gawing kaliwa kaya medyo kabado ako na magkamali. Sinubukan kong iusog sa kanan pero yung side mirror ko naman ang nagalusan. For the adventure po kami ngayon. Sabi ng mga manong na nakasabay namin, mapapalayo pa kami kapag bumalik kami sa main road. Kaya pinilit ko na lang na maitawid ang motor sa shortcut kahit kabado. Nakakatakot! Maraming salamat nga po pala kay Kuya Joni of Joni Joss TV. Inabutan niya kami na nag-aalangang baybayin ang daan na ito. Kaya nakinerbiyos na rin siya at sinigurong makakatawid kami ng hindi nahuhulog sa palaisdaang yan. Pagkasampa namin ng kalsada. Ay, ganda. Ay, ganda. Palubog na ang araw ay nasa Pampanga pa rin kami kaya nagpalipas na lang kami ng gabi sa Olongapo City. 1,000 pesos lang ang overnight stay. Pero malaking kaltas na rin yon kung hindi kasama sa budget. Not to mention the food expenses para sa gabing iyon. Pero hindi ko itatanggi na masarap ang tulog ko niyan sa sobrang pagod sa biyahe kahapon. Oh, ready na uli para sa Mapanuepe.
bago lumabog yung araw kasi maganda dun sa ano. Yeah, dito pa lang ang sayo. Parang setting ng ano, ng Breaking Bad. So, Mr. White. Actually, gumising kami ng tanghali. So, breakfast dapat yun. And hindi pa rin kami nag-inusal noon. So, una namin kinain, buko. Actually, inom pa lang. And then, may mangga. So, meron naman na fresh ako. Ang kakabang mo. Tapos, bumili lang kami ng lutong ulam sa San Marcelino Market. I'll show you the post-heart trail. Look of our motorcyclo. Yeah, after lahar, dumaan sa creek, so naging semento. Diba? Marami pa itong kapal, pero magbitrito. Ay, bumili pa lang ako egg. Magbitrito tayo. That's it. Ah, syempre pagod kami. May muna tayo din. Okay. Mima. Okay. Not everything went as planned, and it took us 24 hours to get to the lake. But I didn't say I didn't enjoy the ride. I asked for adventure, and it gave me exactly that. So, nag-stop over kami dito sa Amelitos, sa Malolos. Tapat lang siya ng Vista Mall. So, masarap siya. Hindi ko alam kung gutom na gutom kami, pero sobrang nasarapan kami. Sabi niya, Amelitos daw to, pero tingin ko ano to eh. Jesse Robredo. Oh, alam niyo na siguro kung ano pang ibang eksena na nangyari sa pagpunta namin sa lawa. Pero kung hindi pa, click on this link to my part 1 video and see how this place did make it up to me for all these troubles I went through. And if you'd like to see more videos like this, please don't forget to click on that subscribe button. Thank you!